Story time tayo habang nagbabalot ako na itong mga parcel na. Paano nga ba ako napunta sa ganitong situation? Naging full-time housewife, full-time mom, and naging online seller. Kada umaga nga pagising ay ito agad yung gagawin ko. Pero syempre, dapat nakapag-almusal na or nakainuman lang ng kape. Isa nga pala akong full-time mom at hindi ko inaakala na titigil din pala ako sa pagtatrabaho. Ang totoo niyan, mahilig talaga ako magtrabaho sa iba't ibang companies kasi nga nakapagtapos naman ako ng college. So, parang gusto kong gamitin yung pinag-aralan ko. After ko nga graduate ng college, ay nag-apply agad ako sa mga companies pero hindi pala madali kahit nakapagtapos ka, lalo na pag fresh graduate ka. Kadalasan kasi hinahanap nila yung may mga job experience na ganyan. At ayun nga, nakapagtrabaho nga ako sa iba't ibang companies. Tapos 2016 nabuntis na nga sa aking first and last baby. After 2 months ko nga nakapanganak, ay naghahanap na agad ako ng trabaho, nag-a-apply agad ako, nakakarating ako sa Makati, ganyan. Kasi nga hindi ako sanay na nasa bahay lang ako tapos wala akong source of income. Nung time na yun, hindi pa sa akin big deal na iwanan ko yung anak ko kasi nga baby pa siya. And breastfeeding mom nga ako. Pero nung nagka-work ako, umayon na rin yung anak ko na dumedi sa akin. Hanggang sa yon, yung last company namin ay syempre nag-pandemic nga, so naapektuhan yung sales, bumaba talaga, parang malulugi na ganyan. Nag-decide yung company na mag-retrench, so lahat kami na-retrench. Siguro may na ilan-ilan lang na natira, ganyan. Year 2022 ngayon, nung nag-stop ako mag-work, nag-a-apply ako, pero yun nga, sabi nga ng mister ko, wag na lang daw ako magtrabaho kasi nga, mag-aaral na din yung anak ko, magki-kinder na siya. Grabe, nung una nga, ang hirap para sa akin natanggapin na isa na akong full-time housewife, full-time mom, ganyan. Kasi nga, isa akong career woman, so gusto ko lagi nagtatrabaho, ganyan. Office girl nga ako nung time na yon, tapos syempre, araw-araw ka naliligo, araw-araw ka may makeup, tapos lagi ka naka-corporate attire, ganon. Hanggang sa dumating nga yung ganitong panahon na ang laki ng pinagbago, as in. Pero, naka-move on na ako doon. Lahat na pinagdaanan ko, sobrang sakit para sa akin, umiiyak pa nga ako. Pero syempre, may anak na nga ako. Ang inisip ko na lang yung kapakanan ng anak ko, kailangan niya ng gabay ko. Kaya ayun, nag-decide na lang talaga ako na mag full-time housewife, full-time mom para sa anak ko. Tapos ayun nga, nagtuloy kami ng pag-online selling. Dati nag-uukay pa ako nung nandun pa ako sa dati naming tirahan. Kaso nga lang, wala kaming wifi doon, data lang, napakahina naman ng data. Lagi na lang nag-disconnect yung aking pagla-live selling. Hanggang sa lumipat na nga kami dito sa nabili naming lupa, tapos nagpagawa kami ng bahay. Ayun, nag-start na talaga ako mag-focus dito sa pag-online selling ko tsaka sa anak ko. Tapos kinontinue ko yung pagiging content creator ko at pag-vlog ko. Nung una, nung paglipat namin dito, hindi pa gaano karami yung mga umu-order sa shop namin. So ayun nga, hindi talaga tayo pababayaan ni Lord kasi nga habang tumatagal, mga mag-2 years na kami dito sa bahay namin, ayun, dumadami na rin yung mga orders. At ang dami ko na rin binabalot. Hanggang sa nakapag-register na nga kami sa BIR. So, sa ngayon ako yung nakatoka doon sa pag-aasikaso sa BIR namin. So, kailangan talaga na ma-manage natin yung oras natin kasi sabay-sabay yan eh. Pagiging nanay, pagiging asawa, mga gawain sa bahay, tapos yung syempre yung negosyo mo pa. Dahil gusto ko nga maging content creator na nanay, so ayun, pati yung mga pagko-content sinasabay natin. Kapit yan. Kapit lang talaga tayo kay Lord kasi hindi niya tayo pababayaan. Syempre hindi natin maiiwasan yung mahihirapan tayo, yung mapapagod tayo, pero wag nating tatapusin kapag ganun yung nararamdaman natin. Wag nating basta-basta na lang i-give up yung mga na umpisahan natin. At ngayon, tama nga talaga yung ipagpatuloy namin yung pag-online selling namin kasi isa yun sa mga source of income namin at napakalaking tulong talaga kasi nakakapag-aral yung anak ko sa private tapos nakakapagpagawa kami ng bahay. So ayun lang, sipag-sibag, tsaga-tsaga. At ngayon lumalaki na yung anak ko, hindi naman ako masyadong nahihirapan sa kanya sa pag-aalaga kasi malaki na siya, may isip na siya. Ang kumakain lang talaga ng oras ngayon kapag may exam yung anak ko, may assignment, tsaka may mga quiz. Kasi hindi ko hinahayaan na hindi siya makagawa ng assignment tapos hindi siya makapag-aral pag may exam at tsaka may quiz siya. Pag tinuturuan ko siya, okay naman kasi madali naman siyang makagets gawa ng napag-aralan na nila sa school. Magugulat na lang ako, alam niya na yung topic. Tapos ngayon ako, nagpa-focus nga ako dito sa aming online selling. Isa nga rin pala akong affiliate. Tapos ngayon nakakatawa, yung mga product na gusto kong bilhin dati, ngayon ay nagagamit ko na siya ng libre kasi may mga brand at sellers na nagbibigay sa akin ng mga pre-product sample para i-promote. Sa ngayon, ex-deal muna yung mga collaboration kasi hindi pa ako nagpapapaid collaboration. Gawa nang kakaunti pa rin naman yung mga followers at ko. Masaya na rin naman ako kasi nabibigyan nila ako ng pre-product sample. Tapos syempre, nagkakaroon pa rin ako ng content kasi nga nagpapapromote sila. At iniisip ko pa rin syempre kapag tumanggap ako ng mga paid collaboration, mamaya mag-expect sa akin yung brand na ang dami-dami kong sales na maipapasok sa kanila. Baka ma-pressure ako kasi meron nga rin kaming sariling shop, diba? Iba-iba nga lang talaga kami ng produkto. Tapos napag-usapan nga namin kapag malaki na si Johnson tapos kaya niya na mag-aral mag-isa. Baka daw gusto ko pang bumalik sa pagtatrabaho pero ang sabi ko, mas nage-enjoy akong gumawa ng mga content ngayon. Tsaka asikasuhin tong negosyo kasi nga mas malaki yung kita kapag sa social media talaga. Yung tipong hindi ka magugugol ng 8 hours a day,
tapos ang laki pa ng kikita. Para kasi nag-enjoy na lang talaga akong gumawa ng mga content, tapos mag-promote ng mga product, tapos asikasuhin yung itong negosyo namin. Kasi nga, pag nasa bahay ako, maasikaso ko pa tong bahay. Kasi nga, pag sa sales ka or nagpo-promote ka, parang mas natututo kang mambudol. Char. I mean, natututo kong magsalita or mag-isip ng mga yung hindi ko nagagawa dati. Yung tipong nanonood ng video mo tapos biglang mapapabili mo kasi nga sa mga sinasabi mo, sa pag-encourage mo sa kanila. Kaya feeling ko nahanap ko na talaga kung ano yung gusto ko. Na magsalita ng magsalita dito, ganun. Mag-share ng mga ideas, tapos syempre baka inspire din, hindi lang para magpa-impress. So ayun lang muna kasi masyado na mahaba yung video ko. Next time na lang ulit. Thank you rin pala sa mga nakanegat umabot sa part na to. Babush, yun lang. Thank you for watching. See you on my next mini vlog.